Nagluluksa po ang showbiz industry dahil sa pagpanaw ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Eddie Romero. Pumanaw po siya matapos makomatose dahil sa blood clot sa utak. Mula sa Quezon City, may live report si Aubrey Carampel. Aubrey. Piya kasalukuyang nakaburol ngayon dito sa Our Lady of Mount Carmel Shrine si Direk Eddie Romero. Isa sa pinakahinahanga ang direktor at screenwriter na kilala sa paggawa ng mga pelikula tungkol sa kultura, kasaysayan at politika. Isa sa mga obra ni Direk Eddie ang pelikulang Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon. Tampok sina Christopher De Leon, Gloria Diaz, Eddie Garcia at Leopoldo Salcedo. Umani ito ng mga parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Sa panayam ni Howie Severino para sa Eyewitness nitong September 2012, ikinuwento ni Direk Eddie kung paano niya isinalarawan ang ugali ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga banyaga. Reactive rather than active. Adaptive. Ngayon siguro, unti-unti nagbabago. Sina Lino Broca and Bernard were really trying to arouse the combativeness of Filipinos. But they did not quite succeed. Filipino, Pinoy pa rin tayo. Ilan pa sa kanyang critically acclaimed films ay ang Agila, Kamakalawa, Banta ng Kahapon at Noli Metangere. Noong 2003, kinilala si Romero bilang National Artist for Film and Broadcast Arts ng National Commission for Culture and the Arts. Ayon sa kanyang anak na isa ring direktor na si Joey Romero, nais daw niyang maalala ang kanyang ama sa mga nagawa nitong makabuluhang pelikula. Yeah, I'd like him to be remembered by his work. Yeah, so maganda nga kasi they're remastering his movie, Ganito Kami Noon, and I hope they do the same thing with Aguila. Kasi I believe that these movies are timeless. Even if you watch the movie now, hindi mo sasabihin, ganito pa lang movies nung araw. Sasabihin mo, ganito pa lang ang tao, hanggang ngayon, ganito pa rin. Sa edad na 88, pumanaw si Direk Eddie kagabi matapos makomatose dahil sa blood clot sa utak. Mahigit isang taon na nang madiagnose na may prostate cancer si Direk Eddie. Mamimiss raw ni Joey ang kanyang ama na siyang naging inspirasyon niya sa paggawa ng pelikula. Mamimiss ko yung mga conversations namin about films, yung mga yung humor niya. We joke around. Every Sunday we go to mass, and then after mass we have dinner and we have time together to chat. So, yun ang mamimiss ko. Kanina dumaraw na dito si GMA VP for Program Management Joey Abacan at si Herman Moreno. Plano ng pamilya na ilibing si Direk Eddie sa Linggo sa libingan ng mga bayani, pero hinihintay pa raw nila ang ibibigay na schedule ng Cultural Center of the Philippines kung saan dadalhin din doon ang mga labi ni Romero at magkakaroon din ng necrological service para sa pumanaw na national artist. Pia? Maraming salamat, Aubrey Carampel.